Ama na ito na ang pinagawa niyo. Walang makakahalata sa nawawalang tunay na anito. Ngayon, hindi na tayo magugulo ni Peruba. Ang isla ang magpapatibay sa paniniwala at panampalataya ng mga kalahi sa aking pamumuno. Kahit tayo nagsimula sa isang malaking kasinungalingan, maaari natin pagpatuloy ang ating tadhana para sa ating lahi. Tadhanang tayong gagawa at hindi si Peruha. Kung ganun, Ama, dapat natin protektahan ang isla laban sa umuusit sa atin. Nakita na po namin ang warehouse, pero wala po kami doon inabutan. Isa lang po ang nasisiguro ko. Kasama po doon si Picoy. Ayan. Mga sandata daw yan, sabi ni Picoy laban sa aswang. Pinakita sa amin ni best friend. Wala ba yung nakitang mga dugo o bangkay ng mga bata sa warehouse? Wala po, Lo. Sa akin palagay pa samantala lang diadala yung mga bata doon, bago dalhin sa totoong destinasyon nila. Ibig sabihin, hindi nangangalap ang mga aswang ng mga bata para pantawid gutom lamang. Aba, magandang balita ito, mga kasama. Naniniwala ako ang buhay pa ang mga batang iyon. Dahil inaanda ito ng mga aswang para sa isang mas magandang layunin. Dati, puting ban lang ang hinahanap natin. Ngayon, gabi-gabi tayo magpapatrolya laban sa mga aswang. 24 oras. At kapag nakahuli kayo ng aswang, huwag na huwag muna niyong papatayin. Bigay niyo mabuti hanggang makakuha kayo ng impormasyon. Nasisiguro ko na isa sa mga aswang na yon ay may alam tungkol sa balak ng haring aswang. Bukas iikutin ko mga komunidad mga kalahi na ayaw sumunod sa aking mga utos. Samuel, hindi mo kailangan gawin yun. Hayaan mong ako makipag-usap sa kanila. I can pacify them. Hindi, Laura. Kailangan ako ang kumusap sa kanila para maintindihan nila ako ng ibig kong sabihin at paalala sa kanila na ako pa rin ang haring aswang. Nagusang isinala, ngayon ay inuutusan. Sumunod sa akin at ako'y pagbuksan. Mahiram sa aking kapangyarihan, susi sa iyong pintuan. Kamusta si Agor? Hindi ba niya binibigyan ng problema? Hindi naman, Mira. Sa totoo nga eh, malaki ang tutulong sa atin ni Agor dahil sana siya sa pakikipagdigma. Oo. Tumulong siya sa aking ama nung digmaan laban kay Peruha. At bago yon, naglingkod siya sa aking lolo nung ito pa ang hari ng aming kaharian. Eh kung ganun, bakit wala kang tiwala sa kanya? Maganda naman ang ipapakita niya. Oo nga, Mira. Oo, kahit extensions ako sa kanya, okay naman siya. At doon nga ako nag-aalala sa hindi niya pinapakita. Kaya sana mag-ingat ka, Juan. Baka kaya kinukuha lang ni Agor ang tiwala mo eh dahil meron siyang ibang balak. Huwag ka mag-alala, Mira. Kung sakaling meron siyang hindi pinapakita ng hindi maganda, nakahanda ako doon. Pero sa ngayon, gusto ko muna siya bigyan ng pagkakataon. Mira, naiintindi ako si Agor. Dahil kahit nung bata ako, ganun sa akin ang mga tao sa paligid ko. Maraming hindi nagtitiwala at may gusto sa akin. Sige. Kasyo. Mahal ko, Prinsesa Perua. May problema tayo, ano? Ano yan? Sinusuway na ako ng hari na so. Itinatago niya ang aking dito.
para hindi na ito mahawakan ang anak ng dilim. Mahal na prinsesa, pahintulutan niyo akong sugurin ko siya at bigyan ng leksyon na hindi niya makakalimutan. Hindi na kailangan. Kapag ginawa mo yan, baka masira ang misyon mo sa anak ng dilim. Bilisan mong kunin ang kanyang tiwala nang hindi na natin kailanganin ang Haring Aswang at ng magandang nakatagda. Prinsesa Meritea, paano yan? Nakukuha na ata ni Agol ang tiwala ng taga-bantay. Alam mo, Liway, tama naman si Juan eh. Hanggat siguro walang ginagawang masama si Agol. At maski naman ako, hindi naman ako sigurado kung meron siyang gagawin. Dapat maging handa na lang tayo sa kung anumang posibilidad. Huwag kayong mag-alala, Prinsesa Perua. Unti-unti ko na napapatunayan ang aking sarili sa anak ng dilim. Nakukuha ko na ang kanyang tiwala.